Hi, GONZIES! Welcome back to our channel. Welcome back. My name is Wyeth. And I'm Josh. And welcome to the GONZIES Show! Magandang araw sa inyong lahat. I think everyone is thinking, ano kayang meron ngayon? Bakit may pabulaklak ang sila mayor? Ganyan. It's because it's our third year anniversary. And kanina sa office, nagulat ako. Mamaya, ipapakita namin sa inyo yung video na binili ng best friend ko. Kaya isa siya sa suspect ng pagkagulat ko. Alam mo, binalik ko to kay mami ko. Sabi niya kasi, oh, happy anniversary. Sabi ko, ha? Hindi naman sa akin yun. So, binalik ko din sa akin. And thank you so much, Ria, D, Mami Koy, and for surprising me earlier. So much. Love you. So for today, ang long-awaited, how we met, paano kami nagkakilala. Mm-hmm. And then the next part is our first meet-up. Yes. Our first everything. Maraming memories that we're gonna show you guys. Person. So there's gonna be part 1 and then part 2. Yes. Before that, we'd really appreciate if nagustuhan yung video namin and if it's inspire you. I hope you like, share, and subscribe to our channel. And ayun, so that you could be updated. And share this to your friends so that they can be inspired that love actually wins. So let's start! 3, 2, 1, voila! Ayan, so nagbabalik kami, GONZIES. Maraming salamat sa paghihintay. We started May 2013, I was brokenhearted. And then, sabi ko, kailangan ko ng someone to entertain me, ganyan. Oh, just to let you know, guys, I was really fat that time. Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. And then, syempre may people you may know, diba? Diba may gano'n sa Facebook? Mm. Tapos see more something, find someone you know. Ayan, so lahat na makikita ko ano doon, ng mga guys doon, talagang pinag-a-add ko dire-diretso, ganyan. Tapos, nung nakita ko yung Josh Gonzales, nakita ko, kinik ko agad yung ad friend. Tapos pagka-ad friend ko, tinignan ko agad yung profile picture niya. Sabi ko, ay, gabi, ang pogi. Ganun ka agad ako. Siyempre, maharot na ako. Hindi pong heart pounding ba tawag? Basta yung nagbabounce yung puso mo, gano'n. Tapos nung time na yun, parang may nag-click sa utak ko. Sabi ko, gano'n, meron? But hindi siya mawala sa utak ko, ganyan. Parang nagiging crush ko siya. Sa lahat ng inad ko, ah, pumukaw ng aking puso. Ah! Ayun, tapos naging ultimate crush ko siya noon. Siya po ang humabol sa akin. And he doesn't know my work, he doesn't know where I live. He just... May nakita kasi yung surfing yun. Oh, dati kasi medyo tan pa yung kulay ko. Mas maitim ako dati kasi madalas nagsusurfing ako. Tapos, minessage ko siya kaagad. Sabi kong ganun, hi! Pero matagal bago kita in-accept, diba? Matagal ba? Hindi ko alam. Parang hindi. Parang in-accept mo kaagad ako. Hindi ah. Hindi ba? Okay. Nung in-accept niya na ako, nag-message ako sa kanya noon. Reply siya. Ang sabi niya, oh, hey, what's up? Sabi ko, yeah, I'm good, I'm okay. So, how about you? Hey, what's up? Ganun din ako. Tapos, sabi niya, okay lang naman. Tapos, yung message namin, it only lasted for a week. One week lang yun. Kasi sabi niya sa akin, to cut the story short, he has a partner nung time na yon. And then, syempre, as kahit na I'm looking for someone to love nung time na yon, sabi ko, ayoko. Syempre, ayoko makasira ng, alam ko makakasira sa relationship nila. Wow! Ang gwapo ko talaga nun, ha? Wow! Ang gwapo ko talaga nun, ha? Wow! Ang gwapo ko talaga nun, ha?
Hindi, kasi nga, I'm super fat that time. Alam ko sa sarili ko na cute ako, may itsura ko, pero hindi ako magugustuhan ng tao kasi mataba ako. Biruin mo, 40 yung bewang mo. Parang binabody shame ko yung sarili ko kasi nga, sobrang sabaw, kaya hindi ako nagugustuhan. Dati ah, usually pag may nag-hi naman sa akin, nag-respond naman ako ng hi back. Pero pag may iba ng conversation, hindi na ako nagre-reply. Fairness to him, ano nga siya, hindi siya snubber. Oh, nag-gusto niyo yung word na snubber. Yung mga snubbers dyan, oh. Way back 2013, alam niya. Pagka yung medyo may iba ng conversation, hindi na ako masyad nag-entertain. And yan, alam mo naman yan. Based on sa experience mo, makaka-attest ka dyan. So, natapos na yun. Eh di dumating yung 2015. 2015, yun yung nagkaroon ako ng sobrang daming problem sa buhay. That's why I decided na mag-abroad. So, 2015, nang nag-abroad ako, nandun ako. Kasi nga, ayun nga, nagkaroon ako ng maraming problems financially, sa family, sa sarili ko, sa school ko before. 2016, ayan! 2016, ayan! And the 2016 was a very exciting year. Hit the gym. Sige, kailangan ko mag-diet. Kailangan ko mag-change something sa sarili ko. So, nung time na nag-gym ako, after 6 months, nakita ko yung ano, yung progress sa katawan ko. So, ito na. 2016 din. Nauso yung pumuputok na puso-puso sa Facebook. Oh, alam niyo yan. Diba? Like tsaka heart yun. Alam niyo yan. Wala pang mga wow, haha, sad, angry. Wala pang ganun. Eh di kapag pinik-pinik mo yung heart, gaga puputok yung timeline niyo. Psh, psh, psh. At tapos, May 2016. Alam niyo yung mga dates, diba? Ako kasi di ko kabisado yung mga... May 2016, I forgot the exact day as well. Pero nakita ko siya na nag-post sa Facebook na topless. Nasa dagat siya. Nakapula siya na short. Oo. Diba? Tapos yun, yun yung unang-una kong binigyan ng pusong pumuputok. Oo. Nung pumutok yun, ayan. Wala lang. Walang nangyari. As in, walang nangyari. Wala lang. Nag-ano lang ako, nagbigay lang ako ng... Nag-iwan lang ako ng impression. Yan. O, pack. Love. Heart. Pack. Tapos, come June 2016, after 1 month, edi, medyo maganda na yung katawan ko. Pumapayat na ako. Biruin nyo. From 140 kilograms down to 90 kilograms after 6 months. Diba? E di, nung time na yon June 3, 2016, 10:23 a.m. E naaalala ko, 10:23 a.m. he was wearing American Eagle. Nandito pa ata yun. 10:23 a.m. Ito ang suot ni Hans. Ayan. No, office ka sa may OTC ka. Ortiga. Ayan ang suot niya noon. Sinend niya pa sa akin niya. So, nung time na yun, June 3, 10:23 a.m. siya na ang nag-message sa akin. So, nag-message siya sa akin para mamamusta. Ako, out of nowhere, parang sabi ko, ala, nagulat ako kasi hindi ko ina-expect. Wala akong expectations na i-message niya ako. So sabi ko, aligaga ako noon, nasa trabaho ako. Kakapasok ko lang sa trabaho. So aligaga talaga ako. Sabi kong ganun, ala, nag-message yung ultimate crush ko dati. Bakit ganun? So, and yun nung pagkakita sa cellphone ko, ako nagluluto ako, diba? Sabi ko, i-message ko nga siya. Tapos sabi niya ulit, hey, what's up? Oh, ganyan ulit siya. Tapos sabi ko, oh, hey, kamusta? Ganyan. Tapos kinigilig ako ng time na yun, hindi ko alam bakit. Siyempre, crush mo ko. Tapos siyempre, hindi ako nagpapakita ng motibo. Yung tipong, oh, hi, ganyan. Ano hindi? Oh, hindi. Ano hindi? Ano sabi ko? Hindi ko na maalala, pero pwede ba hindi ka nagpakita ng motibo? Sabi ko lang, kilala mo kaya ako, hindi naman ako magpamamansin kung hindi ako ano.
ko. Again, ikaw pumansin sa akin. Yun niya, pero hindi ako magpapakita ng motibo pag oh, walang wala gusto sa akin. Oh. So, ayan, hindi ba ako kasi nagpa-fall nun? So, yun na nga. Nung time na yon, nung nag-chat siya sa akin, so, dire-diretso lang, kamustahan lang, anong gawa mo? Sabi ko, ito, nasa work ako ngayon. Ikaw, nasa work din ako ngayon. Sabi ko, pwede ka ba mag-send ng picture? Maya-maya, oh, sige, wait lang ah. Aba, ang kuya mo, nilagay ang cellphone sa office ata at nag-picture, nakaganon pa. Ito yung suot niya, again ah, ito yung suot niya sa tanda-tanda ko yun. Tapos sabi niya, sige nga, ikaw din, ano ka, picture ka din. So nag-picture ako, nakadilaw ako nun, tsaka nakasombrero ako. Ayan, so sabi sa amin, ay! Okay, sige, ang cute yun nun. Sige ko. Sabi, pwede totoo, sige ko siya, ang cute niya niya. Kasi, payat, sige, feeling ko payat na kasi ako, kaya niya ako nasabi. Ayan. Hindi, tsaka single ako nun, pwede naman ako makipag... Ayun pa, pwede na ako makipag, alam na single na siya nun. Pwede na ako makipag-chat. I mean, uh-huh. Officially, available na ako, wala na akong dinidate. Tapos na ako sa mga hangovers ko, sa previous relationship. Once na ata akong, or more than, akong single. More than 2 months lang. Kasi April siya nakipag-break. O, alam ko yun. So, I think but this time, during this time, wala talaga akong dinidate. So, parang ang tawag doon? Basta yun, wala akong dinidate. I'm not dating anyone. I'm not even going out with anyone. So, yun. So, focus lang ako sa work. Yes. Tapos, nung time na yun, sabi niya sa akin, may gagawin ka ba mamaya? Asan ka? Sabi ko, wala, nasa ibang bansa ako. Sabi niya, layo mo naman. Sabi ko, eh wala, nandito ko nag-work eh. Tapos hindi ko alam bakit ko nakwento ko sa kanya. Bakit ako nasa ibang bansa? Nakwento ko agad. So parang, yung sabi ko, I can trust this person. Kasi alam ko, very professional na siya eh. So, napakwento ko ng konting buhay. Tapos sabi niya sa akin, okay, sige, cut muna natin yung story. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nag-work kasi tayo pareho. Sabi niya, ganun. Sabi niya, free ka ba mamaya? Sabi ko, anong oras? Sabi niya, after work. Sabi ko, anong oras ba tapos ng work mo? Mga 9 ba yun? Kasi may gagawin ka pa. O basta ganun, sabi niya may gagawin pa siya. So, 10 o'clock ng gabi, video call na kami. Ay, late kasi nagtadrive pa rin ako pa. Kasi basta mga ginawa ka pa sa office noon. Tapos, edi, nasa bahay na kami pareho. So, gumakumain lang kami ng din. Eh, ako sobrang excited. Ganyan, sabi niya kasi, video call tayo mamaya, ah. Ganyan. Yung reason ko bakit ako nagpa-video call, kasi baka mamaya, ginagamit na lang yung picture ng iba. Kasi sabi ko, ang cute talaga nito eh. So, siko, para ma-make sure ko, na siya talaga. Pero syempre, hindi natin sasabihin yan. We will not tell it to the person na we are chatting. So, advice yan. One piece of advice for people na who are chatting. So, make sure na you have a video call with the person that you're chatting. And alam niyo parang, sige nga, kung ikaw nga, taas mo nga ako. Mga ganun level kasi mamaya, hindi sila yung kausap mo. True. So, mamaya, ano ka lang, kina-catfish ka lang or something. So, might as well, diretso na, ask for a video call. Mm. Pag ayaw, if they don't like to have a video call, then most likely, they're shady poser. People. So, avoid those things. So, nung nag-video call kami nung time na yon gabi, doon na nagsimula lahat. Ayan. So, gabi-gabi na kami. Araw-araw na kami nag-video call sa isa't isa. Kahit nasa trabaho kami, nag-chat kami. Kahit mapagalitan na ako ng amo ko dating hapon, talagang nag-ano pa rin, nag-video call pa din kami. So, ayun, sobrang saya ng feeling that time. Oo, and I think isa mga instance na nakita niya kung how I work was... Oo, magagalit siya ako. Natatawa talaga ako. Kasi, ayan. Oh, ano? Ganyan. Di ba sinabi ko ganito-ganyan? Ako pa ba yung gagawa? Ganyan? Oh, ano ako? Say ka ba? Ganyan nga. Professional nga si kuya. Ganyan. Tapos, ayun. So, yun. So, I think, gano'n pa katagal tayo nag-chat? Nag-chat tayo bago maging tayo. Well, kasi dumaan pa yung birthday natin pareho. Okay. Diba? Sinurprise kita ng birthday mo. Yeah. Oh. So, ayan. So, nag-send siya ng mga gifts. Send ako ng... Windy kami ah. As in,
Gonzies, hindi kami, walang kami, hindi ko alam bakit ako bigla nagpa-send ng sapatos, ng cake, ng kare-kare, ng, kasi nagtatanungan na kami ng anong mga gusto mo, ganyan-ganyan. So again, yon misconception about us, makulat ako sa makulat. Oo, hindi ko alam. Kuripat ako. So, just to let you know na siya yung mga nag-send ng gift sa akin. Oo. Basta ano, nagbigay ako ng gift sa kanya. Dahil wala akong maisip, ang alam ko lang is mahilig siya sa chocolate, mas mahilig siya sa kare-kare. Kaya sabi ko, ano pa kayang pwede mong ibigay? Dahil wala akong maisip, sabi ko sa isang best friend ko, kay Gemeline Cervanya. Hi, Gem, best. Sabi ko, please, bili ka ng pantalon, bili ka ng long sleeves, bili ka ng sapatos. Diba? Yun! Binigay ako sa regalo. Ano, binigay ko yun. Sabi ko, hello? Ganun. So, binigay ko sa kanya yun. Tapos sabi ko, saan kayo? Saan yung office mo? Ganyan, Ortigas. Tapos, umaga, no? Nandun na rin yung mga office mate mo. Magsa-celebrate kayo ng birthday mo. May red ribbon. Tapos, may mga... May fila na sa may pato. Fila. May H&M ata. Yun. After noon, nag-chat na kami. Until... may nangyari sa akin. Sa family namin. I was very weak that time. So, siya yung kausap ko. Sabi ko, pwede mo ba akong kausapin, entertainin mo? Kasi, gusto kong abangan ang inang or lola ko during this time. Umiiyak na siya. Sabi ko, sige, dito lang ako. Dito lang ako sa, ano, sa video call. Magstay lang ako dito. If you need me, just let me know. Ganyan. Kausapin mo lang ako. So, nandun lang ako sa video call. Kahit minsan umaalis-alis siya dun sa cellphone niya. Babalik siya ulit. Yan yung ganyan. Kasi medyo parang ano na siya eh. Medyo hindi na okay. So, after nakatulog siya, siguro naghintay lang siya na medyo okay na. Sabi niya siguro okay na siya. She passed away. Those, more than all the gifts and more than the looks, I realized na I think he's the right guy for me. He's the right guy for me. Kasi, sa totoo naman eh, we might find good-looking people who will like us. Na kasi we're good-looking. So, and I think it's also easy for us to find someone na sexy. Kung picture lang or physical lang yung pag-uusapan. We can also find someone who are rich. Who's rich. Professional. Pero rare that we find someone that we can bear our souls. That we can be who we are and that we can cry as much as we want. And ako, when I cry, I don't have any reservations. I cry like... yung ganun ako kasi... When I'm happy, I'm happy. When I'm sad, I'm sad. And malapit kasi sa puso namin ng inang, very close family tayo kami. So, sobra. Hindi nyo alam kung gano'n kami ka-close magiging. So, ganun kami tight-knit na family. So, when someone passed away, and when inang passed away, everyone was, alam mo yun, in sham. So, sobrang, it was a very difficult time. And that's that time I realized na, yeah, I think he's the right guy for me. So yun, so, after nun, nag-I love you na siya sa akin. Siya yung una nag-I love you sa akin. Di pa ako nag-I love you. Kasi pinipigilan ko pa. Kasi, honestly, the reason why I never said I love you is because I haven't met him in person. And for him, enough na yung time na nag-usap kami, and time na we invested. For us, na for him to say, I love you. And then after some time, he said, parang he stopped kasi parang he said na, every time na nagsasabi ka ng I love you, sabi mo lang sa akin, thank you. Sabi ko, sino kayong taong, tanga na gugustuhin na sabihin sa'yo, thank you. I love you ka ng I love you, diba? Pero so, yun yung na-feel ko. Tapos sabi niya sa akin ganun, wait, stop, ganyan. Stop talking, ganyan. Parang pag sinaginan siya, paano pag sinabi ko sa yung mahal na kita? Ganun talaga. Hindi nga, joke yan eh. Sabi ko, naloloko ko eh. Ngayon sa'yo, hindi nga.
kaya paano mo pag sinay ko mahal ng akin? Ganun talaga yung mukha niya, as in seryoso na. Tapos like, and video call eh, di ba? Siyempre parang, feeling ko nagjo-joke tong taong to. Tapos sabi, hindi nga mahal ako. Feeling ko talaga mahal na kita. Second, ah, feeling mo lang. Second, ah, feeling mo lang. Second, then joke lang talaga. Hindi totoo yan. Kasi feeling mo lang. Sabi niya, ano mo gusto mong sabihin ko? Eh, yun ngayon na-feel ko. Sabi ko, sabihin mo ng ano, ng buong puso. Okay? Pag sinabi kong, I love you, sabihin mo lang, hindi yung, feeling ko mahal na kita. Sabi ko sa akin, I love you. Di ba namang mali dun? Kasi feelings yun. Hindi. Dapat sabihin mo, I love you too. I love you. Mahal na mahal kita. Dapat ganun kaagad. So, gaban mo kaagad. Kung may mahal ka kaagad ng tao. Okay. And then sabi niya, hindi, I love you too. Sa kinilig yung... Sabi ko sa akin, so, September 1st, 2016, that's 10:25 AM. Hindi, sige, ano, what if nga, pupunta ko dyan, matutuwa ka ba? Feeling mo ba masusurprise ka? Sabi ko, syempre, matutuwa ako kasi nandito ka, at least magkikita na tayo. As in, wala ko expectation at all, ha? Ganyan. Sabi niya, okay, seryosong mukha, okay. Ganito, October 7 to 10, mag-leave ka. Sabi ko, ha? Bakit? Punta ako dyan. Sabi ko talaga, ha? Punta ka dito? Then sabi ko, oo nga, meron akong ticket. Sabi ko talaga, girl! Sobrang happy ko talaga. So sabi niya, sabi ko, hindi nga, totoo nga. Sabi ko, hindi nga, diba? Totoo ba? Totoo ba? Pupunta ka dito? Sabi niya, oo nga, may ticket na nga ako. So mag-prepare ka na. Sabi ko, so yun nun, pag sabi niya ganun, Diyos ko po, araw-araw ko nag-gym, 2 to 3 hours, nagpapayat ako ng todo. Alam ko sa kanya, oo. Naku, kailangan magpakitang gilas ako. Kailangan may pera ako, gano'n. So, ayun, natuwa ako kasi... Ayun, nakakatuwa. Noong time na malapit na, yung pinapost namin sa FB na 5 days to go, yung mga ganyan before, sobrang nakakatuwa dahil ang daming sumubaybay sa amin. Akala mo kami ang aldab that time. Promise kasi magkasabay ang aldab na to before. Aldab Nation. Kaya sobrang happy. Tapos, edi nung magkikita na kami. Ayan. Hindi yun na. So, second part nito is, papakita natin yung pagkita natin. Pagkita namin. So, yun. Banda namin sa susunod. Yung sad part 2, panoorin nyo kung paano yung nagkita kami. Yes. Paano kami nagkakilala. Yes. Ay, eto sobrang ilig talaga. Puro flashbacks to. So, may kitain nyo lahat. So, yun. So, hopefully, panoorin yung second part nitong series. Yes. Ng How We Met in Our Love Story. And hopefully, ma-inspire namin kayo. Ayan, so... By the way, before we forget, since this is our anniversary special... Ayan, so... 50,000 na tayo. Exactly. 50,000. Hindi naman... and for us, hindi namin ito merch, ha? Pero dahil... We love you, Gonzies. Yeah. Early Christmas na namin. Yes. Magbabamigay kami na... Yes! T-shirt! Yes. So, maraming subjects namin na they like it. Our way of giving back to you for liking, sharing, and subscribing to us. So, we'll put the mechanics at the succeeding videos kung paano kayo mag-ano. Kung paano kayo mananalo na LGBT Pride shirt! Yes. Ayan. So this is not our own merch, we bought it, pero we'll share it with you. Oh, kasi marami natutuwa dito. Ayan, maraming salamat! Don't forget to like, share, subscribe! I love you! Bye-bye! Chup-chup-chup!